Justin, bakit mo ako dinala dito? Alisa, gusto kong makilala mo ang daddy ko. Daddy, si Alisa po, girlfriend ko. Lisa, ang daddy ko. Alisa, nakita ko yan sa bahay. Yan yung engagement ring ni Daddy na binigay kay Mami. I'm sorry, Justin. This is too much. Sa parents mo to, hindi ko kayang tanggapin to. Alisa, para sa'yo yan. Isa yung pangako, Alisa. Gaya nung kung paano nangako ang daddy ko sa mami ko. Nandito lang ako para sa'yo, Alisa. At mamahalin kita hanggang sa kabilang buhay. Salamat. Mamay, di ka na ba nangihina? Ati Mamay! Hindi naman, Andro. Kuy Justin! Andro! Si Mamay po kasi! Andro, yung promise mo sa akin. Sorry, Mamay, ah. Bakit? Eh, si Mamay po kasi, ilang araw na po nangihina. Tapos, inipit po siya ng sahig. Hindi nga po namin alam kung bakit, eh. Andro! Si Auntie Hillary. Huh? Ano? Yung matandang nakita natin sa panlag doon, ginawa siya ni Auntie. Dahil alam niyang kasama natin si Ate Momay ngayon. Gusto niya mawala si Ate Momay. Huh? Oh my! Napakasama talaga ng Auntie Hillary. Pati si Ate Momay dinadamay niya. Ngayon niya sabihin sa akin na wala siyang tinatago. Gigi, saan ka ba pupunta? Hey, Justin! Anong pikilan mo siya, please? Bakit? Hey, Justin! Saan daw po kayo pupunta? Kay Auntie Hillary. Hindi pwede, Gigi! Mas lalong malalaman ni Auntie na magkasama tayo. Mas okay pa na hindi niya alam na may binabalak tayo sa kanya para madali tayong makakuha ng impormasyon. Mas mabuti daw po na alam na siya inyo na wala kayong alam. Mas makakakuha daw po tayo ng impormasyon. Kate, anak. Napadalaw ka. Papa. Kailangan natin mag-usap. Alika, maupo ka. Bakit, anak? Anong gusto mong pag-usapan natin? Tungkol po sa mga plano na ni Ate Mary. I want out. Ano? Halika at baka may iwan ka pa ng bus. Tay. Tay, sorry po. Hindi ako lang naman ginawa yun, Tay, kasi
Tapos nung gusto ko po yung trabaho ko sa panlan. Kaya pati ako, niloko mo. Ay, huwag na kayong magalit. Naalis na po ako sa panlan. Basta huwag niyo lang po akong papuntahin sa probinsya, Tay. Sige, papayag ako. Pero magtitino ka, ha? Oo po, Tay. Takot ko lang. Ayoko pong maburo sa probinsya. Basta tandaan mo, anak. Wala naman akong ihilingin sa'yo na mapapahamak eh. Alam mo naman na mahal ko kayo ni Andrew. Kaya nga, Tay. Sorry po. Tama ba yung narinig ko? Ayaw mo nang sumama sa plano namin ni Mary? Mabuting tao po si Justin pa. Hindi ko siya kayang saktan. Kaya ba hayaan mo lang yung ginawa nila sa akin? Wala naman pong kasalanan si Justin sa mga nangyari sa inyo. Pero malaki ang ataraso sa akin ng nanay nila. Oh, please. Hindi ko kayang saktan si Justin. Pero ako, okay lang nasaktan mo. Ganun-ganun na lang. Mapupunta sa wala ang lahat. Papa, please understand. Papahinga na ako. Papa! Secret. You guys can know it's a secret. Pinuntang kita sa bahay niyo kanina. Sabi ng yaya mo, nauna ka daw dito. Sorry, Justin. Marami kasi akong kailangan tapusin eh. So, nauna na ako. Ganun ba? Okay lang. Paano? Sabay na tayo mag-lunch? Hindi. Kasi saman siya kasabay mag-lunch today. Diba? Yeah. Alisa, may problema ba tayo? Sorry, Justin. We have to go. Let's go? It's good that you're back. Bye! Yeah, mamaya, give me kulit tayo. Let's watch a movie. Yeah! Hello? Mary. Oh, Papa! Napatawag ko kayo. May kailangan ho ba kayo? Kailangan mong kausapin si Kate. Ho, bakit ho? Galing siya dito. Gusto niyang umurong sa plano. Ha? Bakit daw? Yan yung engagement ring ni Daddy na binigay kay Mami. Isa yung pangako, Alisa. Gaya nung kung paano nangako ang Daddy ko sa Mami ko. Nandito lang ako para sa'yo, Alisa. At mamahalin kita hanggang sa kabilang buhay. Okay. Tumawag sa akin si Papa. Problema mo. Umiyak ka ba? Kate. Anong problema mo? Ate, ayoko na. Ayoko nang lukuhin sa Justin. Kahit nang babakawad ka? Hindi ganun kadali yun. Umamin ka nga sa akin. Mahal mo na ba si Justin? O ano? Bakit hindi ka masagot? Hindi importante yung feelings ko dito, ate. Si Justin. Napakabait niya. He doesn't deserve this. Kit, tayo ba deserving sa lahat na nangyari sa buhay natin? Tama ba na si Mama namatay at ngayon si Papa nakakulong? Sabi mo nga sa akin. Pero wala kasalanan si Justin doon. Wala rin naman tayong kasalanan na. Pero tayo, nag-suffer din tayo. Di ko na, mate. Pero ayoko na. Ayoko na, ate. Ayoko na talaga. Sige, Kate. Subukan mo lang.
Subukan mong sabihin kay Justin ang plano natin. Tingin mo, hindi siya masasaktan? Alam mo kung saan pinakamasasaktan yung tao? Ha? Sa'yo. Dahil ang babaeng pinakamamahal niya. All this time, niloko lang pala siya. Susunod ka sa plano, okay? Sa ayaw mo, sa gusto mo. Dahil kahit anong gawin mo, dami ka rin. Auntie, pinapatawag niyo daw po ako. Maupo ka muna. Gusto ko lang na malaman mo na hindi ko nagustuhan ang ginawa mo sa akin ng birthday mo. Bakit po? Nung tinanggihan mong regalo ko sa'yo. It was a generous offer. Wala kang gagawin kung hindi tanggapin ang pera. Auntie, di ko naman po kasi kailangan ng ganong kalaking halaga. Tsaka malaki naman po yung naitulong niyo sa akin eh. Bakit kaya hindi na natin itodo? O eto, tanggapin mo ng pera. Sige na. Bakit po ba gustong-gusto niyo na tanggapin ko yung perang yan? Masyado kayatang arrogante, Justin. Sige, Auntie. Tatanggapin ko ang perang yan. Pero sabihin niyo muna sa akin kung bakit nasa puntod to ng daddy at ng kapatid ko. Ano yan? Alam kong alam niyo to, Auntie. Sigurado ako na kayo ang naglagay nito sa puntod ni daddy at ati Momay. Nakita ko kayo. Kasama pa yung kaibigan nyo at yung isang matanda. Anong karapatan yung babuhin ang puntod ng pamilya ko? Wala kang karapatan pagtaasan ako ng boses, Justin! Bakit ba kasi hindi nyo sabisaan na totoo, ate? Hindi ako tanga. Alam kong may ginagawa kayong masama. At kung ano man yun, hindi kayo magtatagumpay. Isa yung pangako, Alisa. Mamahalin kita hanggang sa kabilang buhay. Kahit nang pabakaot ka, hindi ganun kadali yun. Umamin ka nga sa akin. Mahal mo na ba si Justin? Susunod ka sa plan, okay? Sa ayaw mo, sa gusto. Dahil kahit anong gawin mo, dami ka rin. Mas mabuting gawin ko na ito ngayon. Alam kong kahit anong gawin ko, alam ko na masasaktan lang si Justin kapag nalaman mo na palabas lang ang lahat. Kaya ngayon pa lang, hihiwalayan ko na siya bago pa siya tuluyan masaktan. Mas gugustuhin ko na masaktan si Justin dahil iniwan ko siya. Kesa masaktan siya dahil niloko ko siya. I'm getting you as my legal advisor to get a second opinion. Yes, ma'am. Actually, nag-usap na po kami ni Attorney Ledesma at naibigay na po niya ang lahat ng files sa akin. Please. Thank you. So, more or less, updated ka sa case na to? Yes, ma'am. So, attorney, ano ngayon ang gagawin ko? Ayaw tanggapin ni Justin na binibigay kong pera sa kanya. In that case, kailangan nyo na talagang mahanap ang last will and testament ng kapatid nyo. Taon ko na siyang hinahanap, pero talagang hindi ko siya makita, attorney. Hinanap nyo na ba ang abogado na nag-carry out ng will? Nag-abroad siya a few years after mamatay ni Kuya Donnie. Nung pinahanap ko siya, namatay na raw.
Talagang walang makapagbigay sa akin ng last will ni Kuya Donnie. Well, at least, okay tayo doon. Walang makukuhang testigo si Justine just in case malaman niya ang totoo at labanan niya kayo. Pero kailangang siguraduhin niyo na malinis ang tracks ninyo. Sa oras na makita ang kopya ng will ni Mr. Benavides, mapupunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi pwede mangyari yun, attorney. Sa akin ang Funland. Totoo ang hinala ko. Gumagawa nga ng parang si Auntie Hillary para mawala sa ating mamay. Oh, my. Ibig sabihin, hindi ako nangihina dahil sa bulaklak ng buhay. Ate Momay, nakikiusap sana ako sa'yo. Kung pwede, huwag ka muna ngayon pumunta sa Funland. Natakot kasi ako eh. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Baka kung ano pang masamang mangyari. Pero Gigi, paano yung paghahanap natin kay Mommy? Eh, paano doon po yung paghahanap sa Mami niyo? Huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala mag-asikaso doon. Ang importante, ligtas ka. Hillary, kanina pa kita hinihintay. Manang, ilagay mo sa kwarto yan. Opo, ma'am. Bakit mo naman ako hinihintay, Nikki? Dahil gusto ko manggaling sa'yo mismo ang totoo. Anong ibig mong sabihin? Kailan mo balak sabihin na wala kang balak na ibigay ang Funland kay Justine?